Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, puri ng Panginoon. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may luubing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo. Yamang alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mahigpit kaysa iba. Tayong lahat ay malimit magkamali. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Kapag nilagyan ng bukado ang bibig ng kabayo, ito'y napasusunod at napapupunta saan man natin ibig. Gayon din ang barko, bagamat ito'y napakalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, na ibabaling ito sa pamamagitan ng isang napakaliit na timon saan man ibigin ng piloto. Ganyan din ang dila ng tao. Kay liit-liit na bahagi ng katawan, ngunit malaki ang nalilikhang kayabangan. Isipin na lamang ninyo na palalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay isang ang apoy, isang daigdig ng kasamaang nakakahawa sa ating buong katawan. Mula sa impyerno, ang apoy nito at pinapag-aapoy ang lahat ng buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig
ay kayang supilin at talagang nasusupil ng tao. Ngunit walang makasusupil sa dila. Ito'y napakasama at walang tigil. Puno ng kamandag na nakamamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa pag-alimura sa tao na nilalang nakalarawan ng Diyos. Sa iisang bibig nang gagaling ang pagpupuri at pag-alimura. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami iyong ingatan, huwag mo kaming pabayaan. Poon kami iyong ingatan, huwag mo kaming pabayaan. Ako poon, iligtas mo sana. Mabubuting tao ngayon ay wala na. Wala nang matapat ngayong makikita. Pawang sinungaling sa isa at isa. Pakunwaring lahat ang salita nila. Poon kami yung ingatan, huwag mo kaming pabayaan. Patigilin mo madaldal na dila, at sarhan ang bibig ng hambog magwika. Yung palagi nang ang sinasalitay, kami magsasabi niyong aming nasat. Sinong mag-uutos? Sa amin sino nga? Poon kami yung ingatan, huwag mo kaming pabayaan. Pangako mo poon ay maaasahan. Ang nakakatulad ay pilak na lantay. Tinunaw sa horno matapos mahukay. 7 beses ito na pinadalisay. Kami o poon, lagi mong ingatan. Sa ganitong lahi, huwag pabayaan. Poon, kami yung ingatan, huwag mo kaming pabayaan. Magsitayo po ang lahat. Nagsalita ang Diyos Ama, ang anak kong sinisinta ay narito, dinggin niyo siya. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama, kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti, anupat walang sinumang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng 3 alagad ni Moises at si Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang
wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus. Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. At tinanong nila si Jesus, bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias? Tumugon siya, paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Kung gayoy, bakit sinasabi ng kasulatan na ang anak ng tao'y hahamakin at magtitiis ng maraming hirap? Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias at ginawa sa kanya ng mga tao ang gusto nila, ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Muli, naririto na tayo sa pagtatapos ng ika-anim na linggo sa karaniwang panahon, Sabado. At atin pong babalikan, lalong-lalo na para sa mga hindi nakapagsimba mula nung Lunes, at sa mga nakapagsimba naman, sana po maalala pa ninyo at tumimo, no, sa ating mga isipan, dahil mahalaga po na mayroon tayong nababaon o kaya naman yung pinangahawakan na salita ng Diyos. Marami sa henerasyon ngayon, no, yung mga linyahan, yung mga quotes o yung mga inspiring words, no, mula sa mga hinahangaan nilang mga influencer. Pero sana po, lalo tigit, i-consider natin ng number one influencer ay ang poong Jesus Nazareno. At ang tanging, no, maibibigay niya, hindi lang basta sa no, salita, maging sa gawa. Kaya sana po, makuha natin, no. Nung Lunes, may mga nakikipagtalo kay Jesus ng mga Pariseo. No, nakikipagtalo base sa kanilang kaalaman, sa mga kautusan, pero sadyang sarado ang kanilang isipan, kaya ang ginawa ni Jesus, iniwan niya sila at pagsakay sa bangka, tumawid sa ibayo. So kung useless po kasi, no? Useless makipagtalo sa isang taong sarado na ang isip. Wala itong tatanggapin na paliwanag. Kaya may mga pagkakataon na huwag mong sayangin ang oras at panahon mo. Iwanan mo na yan. Ha? Iwanan mo na. Kung sakali lang, baka mga sitwasyon po ninyo may ganyan, no? Ngayon sa mga social media, palitan ng palitan ng mga hindi na matapos, no? Iwanan mo na. Sayang eh. Sayang ang energy mo, sayang ang panahon mo. Magkakasakit ka lang sa mga yan. Nung Martes naman, ang sabi ni Jesus, ito po ha, sana yung mga bagay na ito, no, sabi ni Jesus, tapos i-verify nyo, totoo bang sinabi ni Jesus? Okay? Kasi minsan sinasabi niya eh, sabi ni Father eh, hindi ko sabi. Sabi ni Jesus. Sabi niya nung Tuesday, kaiingat kayo. Mag-ingat kayo. Ilagan ninyo ang mga libadura ng mga Pariseo at ang libadura ni Herodes. Ano po ba yung libadura? Pag sinabing libadura ng Pariseo, mag-ingat kayo na huwag maging pakitang tao lang ang ating mga ginagawang pagsisimba o yung mga ritual. Mag-ingat kayo. Kasi, no, yung mga Pariseyong nakakausap ni Jesus o tumutulig sa nakikipagtalo sa kanya, mga taong simbahan yan,
pero numero unong sumusuway sa utos ng Diyos. Pero nagpapatupad ng mga, no, ng bawal, bawal yan. Yan. Noong Wednesday, meron pong isang kwento, no, na ibinigay sa atin na isang bulag inilapit kay Jesus para pagalingin. So ang ginawa ni Jesus, inakay niya ito sa labas ng bayan, niluran sa mga mata, saka ipinatong ang kanyang mga kamay. At doon, nakakita na siya. Maganda yung movement po kasi, no? Yung lumalayo, inilalayo ka muna, dumidistansya ka muna. Mahirap kasi yung nasa actual ka, hindi mo nakikita yung the whole picture. Diba? So, maganda po yung lumayo ka muna. Kung may nakikipagtalo o makaguluhan, lumayo ka muna para mas makita mo ng mas malawak, no, yung sitwasyon. Kapag nasa gitna ka kasi, no, eh talagang magulo. Hindi magkakaintindihan. So, di ba? Magandang pagkilos na ginawa ni Jesus. Noong Webes, ang paalala ni Jesus, ang tao o ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Kapag binasa niyo ang Bible o naririnig niyo yung mga salitang ang anak ng tao, tumutukoy niyan si Jesus, ang poong Nazareno. Malinaw po ba? So pag sinabing ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. So alam ni Jesus, no, na may mga bagay na dapat siyang pagdaanan, hindi pwedeng takasan. Masakit man, masasaktan man siya, pero dapat niya itong harapin, dapat niya itong mapagtagumpayan. Kaya kahapon, Biyernes, kung ang anak ng tao'y magbabata, magdadanas ng maraming hirap, ang sinasabi naman ni Jesus, ang sino man sa inyo nagnanais sumunod sa akin, yan. Dapat limutin yung para sa sarili. Hindi limutin yung sarili, no, kundi limutin yung tungkol o yung para sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Malinaw pa po ba? Pumalakpak nga po kung malinaw pa. Okay, so malinaw pa. Ngayon naman, tinig ng Ama ang narinig natin. At ano yung narinig ng mga alagad sa Ebanghelyo? Ito ang pinakamamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya. O, kung kahit sa linggo lang ito, ano ang mga sinabi ng poong Jesus Nazareno na dapat mong pakinggan? Kasi ang mga salita ng poong Jesus Nazareno, magdadala ito sa atin sa kaligtasan. Kapag bumuka ang bibig ni Jesus, kaligtasan ang dulot nito. Kabaliktaran sa mga lumalabas sa bibig ng tao. Kaya nga, di ba, sabi po sa unang pagbasa, no, sa sulat ni Apostol Santiago, paalala ito sa mga sa ating lahat, no, sabi, bantayan ninyong inyong mga dila. Kasi yung dila na yan, no, po pwede parang yung nanggagaling dyan, ano ba lumalabas sa bibig natin ng mga tao? Ito ba'y nakakabuti o nakakasama sa tao kapag nagbuka? No, ngayon nga, lahat tayo naka-face mask. Pero kapag nagtatanggal ba ng face mask, ano ang lumalabas sa bibig natin? Salita ba ng poong Nazareno? O, wala, hindi ko alam eh kung anong lumalabas sa bibig natin. Ang dami kasi ngayon, puro siraan, batuhan ng mga salitaan. Ngayon ang nangyayari sa atin, nakakabuti ba? Gumaganda ba ang kalusugan natin? So sana po, no, sikapin natin na katulad ni Jesus, ang mga lumalabas sa bibig ay para
sa kaligtasan at kabutihan ng lahat ng nakikinig sa Kanya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, nagbagong anyo ang ating tagapagligtas sa harap nina Pedro, Jaime at Juan sa itaas ng bundok at nakita nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Halina at ating hilingin sa Diyos na pakinggan ang ating panalangin. Ang ating pong itutugon, Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Ang mga pinuno ng ating simbahan sa pamamagitan ng kanilang pagpapaliwanag at paggabay, naway akayin tayo sa kaluwalhatian ng makalangit na tahanan. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Tayo naway gawing laging mulat sa tuwi ng presensya at luwalhati ng Diyos sa pagbabagong anyo ni Jesus. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Ang lahat ng tao naway asamin ang makapiling ang Diyos kasama si Maria at lahat ng banal sa langit. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Ang mga nagdurusa ng pagpakasakit naway ang nagbagong anyong si Kristo ang maging kanilang tanda ng kalakasan ng kalooban. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Ang ating mga mahal na yumao, naway masiyahan sa banal na pagkakita, sa banal na kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay, gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, mula ng lupa at ng aming paggawa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganapin paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo,
Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Pahintulutan, mamalagi sa
rinig mo'y mapakinggan, pag-ibig mo'y maramdaman, kadakilan mo't ganda'y masaksihan. Ang Panginoon ng aking tanglaw, sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinapalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, ningapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanungig kay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos sa ring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang kanilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno,